Madali po itong gawin. Ang ricado, mumurahin. Mabilis din kainin. Tatlong itlog. Batihin po natin. Magkasama na yung puti at pula. Pagsamahin na po natin ang ating gatas at ang ating itlog. Lagyan po natin ng konting asin. Haluin natin. Isang bote po ito ng makapuno. Ngayon hinati ko. Ito po yung kalahati. Matamis na yan. Ang gagawin ko po, dahan-dahan kong isasalin dito sa ating itlog at gatas. Haluin po natin yan. Hindi na po ako maglalagay ng asukal. Hindi na rin po ako maglalagay ng gatas kondensada. Kasi matamis na po yung makapuno. Kung gusto nyo pong magdagdag ng asukal, magdagdag na rin po kayo ng maintenance. Isang kutsaritang vanilla po ang ilalagay natin. Isasalin ko muna po dito sa malaking lalagyan. At pag inilagay natin yung ating mga kasunod na ricado, eh baka hindi magkasya. Isang tasa po ito ng tubig. Katamtaman lang po ang apoy. Dalawang kutsara. Pag medyo mainit-init na po yung ating tubig, hindi naman kumukulo, tsaka po natin dahan-dahan ilagay itong ating... Yan lang, halo ng halo. Katamtaman lang po ang apoy. Papatayin ko na yung apoy. Tunaw na po ang ating gelatin. Dahan-dahan ko pong ilalagay itong ating gelatin sa ating itlog na may makapuno. Hindi sabay-sabay ha. Haluin po natin yan. Kasi mamumuo yung itlog. Lagyan pa ulit natin. Halo! Hinati ko po sa tatlo yung ating gelatin. At hindi ko basta-basta ibinarandal dun sa ating itlog, makapuno at gatas. Para hindi po mamuo yung itlog. O ngayon, ibabalik ko po itong ating itlog na makapuno sa malaking lutuan. Wala pang apoy yan ha? Sisindihan na po natin ang apoy. Tignan niyo po ang apoy. Hihinaan ko talaga, bahagya lang, para maluto lang po yung ating itlog. Ngayon, hahaluin po natin. At habang pinapainit natin yung ating itlog at saka yung ating gatas, eto naman po, apat na piraso lang po ito. Ilalagay ko na po dito sa ating kawali. Dahan-dahan po natin haluin hanggang sa kumulo at maluto yung itlog. Mapapansin nyo naman eh, unti-unti na siyang bumubula sa paligid dahil mahina lang po ang apoy natin. Talagang medyo tatagal to siguro ng mga 2 o 3 minuto. Papatayin ko na po ang apoy. 3 minuto ko po itong niluto. Okay, gagamit po tayo ng mangga. Tignan nyo naman to, hinog na hinog oh. Hindi ito manggang kalabaw pero pwede na. Ito nakita ko sa Filipino grocery store eh. Mukha namang matamis, inamoy ko, bango. Ilagay na po natin ang ating mangga. Kaya hindi ko po nilagay madalian yung mangga kasi ayokong maluto yung mangga. Pinalamig-lamig ko muna sandali itong ating niluluto sa kawali tsaka ako idinagdag yung ating mangga. Ito po ang sukat ng taas ng llanera at ang lapad ng llanera. Isasalin ko na po sa ating llanera. Ito po yung natitirang makapuno dun sa isang bote. Ilalagay ko na dito sa ibabaw bago pa tumigas itong ating ginagawa. O di ngayon, alam ng tao na kakain na meron pong makapuno yung kanilang panghimagas. Nagtira po ako ng ilang pisngi ng mangga. Hiniwa ko po ng ganito, pahaba. Pagkatapos, inilagay ko po sa ibabaw ng ating matamis pagkatapos kong ilagay ang makapuno para alam ng taong may mangga ang kakainin nila. Pipitasin ko na po ito ah, kahit maniba lang, para po mailagay sa ibabaw ng mangga. Ipatong lang po natin dun sa gitna para magandang tignan. Ilagay sa pinggan, pagkatapos po, eto nakikita nyo, ilalagay ko po yan sa loob at palalamigin natin sa refrigerator hanggang siya ay tumigas. 4 oras ko po itong pinalamig bago hiwain. Kung gusto niyo pong makintab yung mga prutas dun sa ibabaw ng inyong matamis, ganito po ang gawin nyo. Lagyan po natin ng maligamgam na tubig, kalahating tasa din. Haluin po natin yan hanggang sa matunaw. Pwede nyo rin siyang pakuluan ng sandali para tuluyang matunaw. Sandali lang po ito. Ginagawang karamihan kapag gusto nyong makintab yung mga prutas na inilalagay nyo sa matamis. Tapos salain po natin. Ito po ang gagamitin natin. Tanggalin po muna natin sa yanera. Saka po natin pahiran ng ating pampakintab ang bawat paligid at ibabaw ng ating prutas. Makikita nyo, unti-unti nang kumikintab ang mangga at yung ating mga dekorasyon. Palamigin po natin sandali yan bago natin hiwain. Okay po ba yun? Ron Bilaro po.